What's up mga ka-hoops? Tinalo ng TNT Katropa ang Phoenix Fuel Masters at TNT Import KJ McDaniels. Natapatan na nga ba ang impact ni TNT former import Terrence Jones? Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan ay huwag niyong kalimutan mag-like, comment at subscribe dito sa ating channel. So tinalo nga ng TNT Katropa ang Phoenix Fuel Masters sa score na 123 at 118 para mapanatili pa ring malinis ang record nila sa Governor's Cup. Pero mas ngang pinag-usapan ng mga ka-hoops natin sa game na ito ay ang pagdala ni TNT import KJ McDaniels sa TNT para mabigyan ng impact ang kanyang mga teammates sa game na ito. Dahil nga dyan ay hindi maiwasang may kumpara si McDaniels kay Terrence Jones pagdating sa pagbigay ng impact sa laro ng buong team. Hindi naman siguro lingid sa kalaman nyo mga ka-hoops ang ginawang tulong ni former TNT import Terrence Jones sa nakaraang conference. At nakuha pa nga nito ang award na Best Import. Ngunit nabigo nga lang itong makuha ang kampyonado para sa TNT. Ngayon ay bago ang import ng TNT at NBA caliber din ito at galing din sa Houston Rockets. At marami tayong mga ka-hoops na nagsasabi na posibleng matapatan nito ang ginawang performance ni Terrence Jones sa TNT. Well, para sa akin mga ka-hoops ay marami silang pagkakaiba ni Terrence Jones. Height, style of play, si Terrence Jones ay may outside shooting. At ito namang ang weakness ni McDaniels. Pero since mas maliit si McDaniels kay Terrence Jones, ay mas athletic naman ito. Pero ang pinag-uusapan nga natin sa video na ito ay ang dalang impact nila sa team. At dahil nga din sa impact ni McDaniels ay nag-standout ang mga locals ng TNT, especially si Troy Rosario na kumamada ng 32 points. Tatlo lang ang isinablay sa siyam na tira o siyam na tinira nito sa 3. Si Pugoy naman ay may 22 points na isa lang ang isinablay sa limang tinira nito sa 3. At si Jason Castro naman ay nagtala ng 20 puntos na halos 3 din ang ginawa. Dahil nga sa mga 3 points na yan ay hinihatid nga ng TNT ang Phoenix sa kanilang pangatlong talo. Sa tingin kong pumatay talaga sa Phoenix sa game na ito ay ang 6 na sunod-sunod na 3 points na binitawan ng TNT sa umpisa pa lang ng 4th quarter ng laro. So, nangunguna na nga ang TNT sa team standing 3-0. Sunod naman ang NLEX Road Warriors na 3-0 din. Masasabi kong matatapatan ni KJ McDaniel si Terrence Jones kapag napagkampyon niya ang TNT sa conference na ito. Hindi naman nagawa ni Terrence Jones. Kayo mga ka-hoops, sa palagay nyo, kaya-kayang tapatan talaga ni KJ McDaniels ang ginawang performance ni Terrence Jones sa TNT? Komento nyo lang ang inyong opinion sa ibaba. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat.